nabirenonso del Ala. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan sapagkat pinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi. Makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso na lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong hinihiling na si Jesus upang ako ay matutong maginaktis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa iyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamsin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa debasyong ito. Kakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso, naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal namin Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang buktong na anak. Gayun din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal namin Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Unang araw. Birhen ng Soledad, dambalang kalinis-linisan, ikaw ang pinakamagandang bulaklak sa harapin ng Panginoon. Dakilang paraiso na hindi nabahira ng dumis ng kasalanan. Hulugan mo kami ng iyong awa. Ikaw na hindi nagdulot ng pasakit sa puso ni Jesus kahit kailan. Naway matulad kami sa iyo upang lumabatid namin ang iyong hirap na nadama sa 3 araw na pagkawalay mo sa iyong anak. Loobin mo nawang lubos namin pagsisihan ang aming mga nagawang kamalian sa iyong mahal na anak at sa ating kapwa. Itulot mo nawang hindi kami mawalan sa kalooban ni Jesus dahil sa aming makasarili at mapag-imbot na puso. Sa iyong pagtangis, mahal na ina, idulot nawa nito na panibaguhin ang aming sarili upang mapaglabanan ang mga tukso at kahirapan sa buhay. At kung sakaling madapa, tulungan mo kami, mahal namang ina, na makabangon at manatili sa pagmamahal ng iyong anak. Amen. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal namin ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa kama
na kung saan ginawa niyang alak ang tubig, bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras. Lahat ng ito, dahil sa masidhing pagmamahal niya, tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na namin lahat ang tinig mong nagsasabi. Gawin niyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal namin, Ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng ating puso, banggitin ang ating kahilingan. Beren ng soledad, kunting sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala namin iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagalingan at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para ng salamin. Panguhat ng Panginoon, nanginikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos. Bagamat gawin palad na makasalanan. Nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hipik nito para sa uling sandali ng aking buhay. Pira ng soledad, gusto kong hinihingin ang makainamong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilig. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa. O mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing tatlong oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas. Katulad ng ginawa mo, noong nasa paanan ka, ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisintam mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa kanya sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan. Sapat na ang salitang iyon upang igawan ni Jesus ang kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin aking ina, at hindi mawawalan saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, haya ng iyong anak. Anak, haya ng iyong ina.
ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanya makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Bere ng soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal, at ang hindi pagsukol sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mahal sa buhay, ang mga balo at kinaikaramdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay tinataas lamang sa Ama sa pamamagitan mo, O aming Panginoong Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Ang mamumuno po sa ating misa ay ang ating pong cura paroko, Reverend Father Douglas Dibade. Tumayo ang lahat. Thank you.
Pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyong. Pinasisimulan natin ngayon ang unang araw ng pagnonobena para po sa ating pagpapasalamat sa 14 na taong pagkakatatag natin bilang parokya sa tulong at gabay ng Mahal na Birhen ng Soledad na dito natin ginaganap sa loob ng Fort Santiago kung saan lahat tayo ay dumaan sa Portigo de la Nuestra Señora de la Soledad. Soledad Club para sa ating Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot.
Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalulungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo, wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibangan ng aking asawa." At inilibinga si Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain din ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayon Hebron. Matandang matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaak. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaak na ang pumunta roon?" tanong ng alipin. "Aba, hindi. Huwag mong papuntahin doon si Isaak," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang kahana ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak, sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupang ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka lang pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko." Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaak ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan napadako siya sa ilang ng Beer Lahai-Roi. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niya may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaak, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki yung papalapit sa akin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y sinalaysay ng alipin kay Isaak ang mga pangyayari, kaya tinanggap ni Isaak si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwa niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugtugan sa pamamagitan ng pagpapit. Pasalamat tayo sa Diyos. Kabutihan niya ay lubos. Salamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos.
magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mga angahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan na gawang matuwid ang siyang adika sa buo niyang buhay. Isama mo sana ang lingkod mong Aba upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang kasama ng iyong bansang nagagalak. Ako'y magdiriwang noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad,
Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po? Gusto niyo pa ba? So, salamat po no sa inyo pong pagparito, sa inyo pong pakikiisa para po sa ating pagdiriwang ng bilang paghahanda no. Tuli umpisa na ito no ng ating pagdiriwang para sa ating pagpapasalamat sa ating Panginoon sa tulong ng Mahal na Birhen ng Solidad. So, ito po yung lugar na tinatawag na Portigo Nuestra Señora de la Soledad. Ipinangalan ito sa Mahal na Birhen ng Soledad. Kung tutusin, kung meron lang tulay dito, pag tinumbok mo ito, patungo ito sa tahanan ng Birhen ng Soledad. Gusto niyo bang lumusong? At kung sa mga hindi po nakakaalam, itong lugar na ito, kung titingnan nyo po, lilibot kayo doon, kulungan po ito. May mga kulungan dyan sa baba, kung ano itsura noon, kung ano yung nadatna nung hinukay ito, yung mga buto, yung mga ikinulong nung panahon, bago pa ang panahon ng Kastila. At base no, sa pagsasaliksik, konting pagsasaliksik, kaya po may pintuan dyan, dahil dyan po ang daanan ng mga gustong tumakas. Ito yung, dito yung daungan, yung barko, bangka, para makapaglayag sila papunta doon sa Pampanga. Ilan lang sa mga kwento. No, so, nagiging daanan ito, takasan, at hindi lang din naman takasan, no? Nagiging daanan sa mga gustong lumipat o umalis dito po sa lugar na ito. So, isa sa mga sabihin nating karanasan ng mga naririto ay inilalagay dito yung mga itinuturing ng lipunan na traidor. O kaya naman ay yung mga kriminal dito ikininkulong yun. So, ina-isolate sila. Iniaalis sila sa kanilang pamilya at pinagdurusa dito sa lugar na ito at mararamdaman nila yung parabang nag-iisa lang sila. Malinaw po? Makakasunod ba? Sigurado? Ayan. Kaya, magandang mapagnilayan na sa sitwasyong ito ng mga pakiramdam at nararanasan nilang pag-iisa, malinaw po. Marahil, no? Po pwede natin maiugnay na sa ganitong sitwasyon, sinasamahan sila ng Mahal na Birhen, ang Nuestra Señora de la Soledad. See, di ba pa? Ano yung English ang English ay solitude. Hindi lang basta nag-iisa, kundi nagninilay, nag-aayuno, no, para mas makita na sa kahirapan bang ito, nasaan ang Diyos dito. Ano ang sinasabi ng Diyos sa nangyayari sa buhay natin? At ang Mahal na Birhen, ang gumagabay sa atin, no, umaakay sa atin, para mas makita natin si Kristo na kaisa natin, kaisa tayo sa Kanya din pagdurusa. Malinaw po. Okay? Yan.
Kaya tingnan natin, maglalabing apat na taon na tayo bilang simbahan. Maglalabing apat na taon na. Matagal ng tahanan na itinuturing ang ating pong simbahan, pero ito ay isang kapilya, pero ngayon ay isa na parokya. Na magandang mas mapaalalahanan tayo, no? Binigyan tayo ng isang simbahan na maituturing natin na tahanan. Nandiyan si Maria, nariyan si Jesus. So anong klaseng simbahan ang ipinapaalala sa atin na ibinigay sa atin ng Diyos? Anong klaseng simbahan? Kung titingnan natin sa ating Ebanghelyo, narito po si San Mateo, ang katauhan ni San Mateo. Si San Mateo po ay itinuring ng kanyang kababayan na kriminal o kaya naman traidor, makasalanan dahil nga sa kanyang pakikiugnay o pagtatrabaho para sa mga Romano. Siya ay Hudyo, pero nagtatrabaho sa mga Romano, naniningil ng buwis. Ang buwis na ito ay pahirap para sa mga Hudyo. Kaya ngayon, si Mateo ay isolated. Sabi nila, maging yung kanyang pamilya, itinakmit siya dahil sa kanyang hanap buhay. Nagtatrabaho lang naman si Mateo. Matalino si Mateo, maalam sa mathematics. Kaya nga siya yung tagasingil ng buwis. Pero mag-isa si Mateo. Hindi lang mag-isa, inusgahan ng taong bayan na makasalanan. Pero narito ngayon si Jesus. Nakita si Mateo at sinabi kay Mateo, sumunod ka sa akin. Sumunod naman si Mateo. Hindi sinabi ni Jesus, magbago ka na, Mateo. Ang sinabi ni Jesus ay, sumunod ka sa akin. Hindi importante kay Jesus kung ano ang pagtingin ng mga tao sa kanya, ano ang kanyang hanap buhay. Hindi importante sa ngayon kay Jesus kung siya ba ay makasalanan. Walang ano, para bang no judgment. Mateo, sumunod ka sa akin. So, tinanggap muna ni Jesus si Mateo. At nang tanggapin siya o maramdaman ni Mateo na tanggap siya ni Jesus, doon pala iniwan ni Mateo ang kanyang gawain, ang kanyang hanap buhay na nagdudulot ng pagkakasala. Nakukuha po? So, ang simbahan natin, kung paanong tinatag ni Jesus, ang simbahan ay hindi itinayo, hindi binigay sa atin dahil tayo ay mababait na. Ibinigay ito dahil kailangan natin ng isang simbahan ibinigay na makakatulong sa atin para bumait. Kailangan natin ng isang simbahan na magliligtas sa atin sa pagkakasala o dahil sa kasalanan. Kaya nga, di ba, maganda po, no? Sabi, hindi ako naparito para tawagin o naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga banal. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hello po, makasalanan. Sabihin nyo nga po, sabihin nyo ulit sa katabi ninyo, makasalanan tayo. Yung hindi makapagsabi ng makasalanan, lumabas na. Andiyan yung daanan. O kaya tumalun na kayo dito kasi mabait na pala kayo. Nakikita niyo yung mukha ng simbahan, kasi yun yung problema natin. No? Tayong mga nasa loob ng simbahan, tayong mga tinawag ni Jesus, tayo ang nanghuhusga sa bawat isa.
Minsan, maraming gusto mag-serve, no? Uy, mag-line minister ka naman. Ay, bakit eh? Hindi pa yung kasal, hindi po pwede yan. Tignan natin, kung si Jesus pa, titignan niya ba yun agad na sasabihin na hindi ka pwede kasi hindi ka kasal? Ay, tignan natin, uy, mag-anak kayo ng solidad. Ay, kung maalala niyo, mga anak ng solidad, habang tumatagay yan, doon tinawag na, no, na Jesus, sumunod ka sa akin. Pero hanggang ngayon, umiinom pa rin. Pero kahit kailan, hindi ipinaramdam ni Jesus sa bawat isa sa atin. Sana, no? Hindi si Jesus ang napaparamdam sa atin na hindi tayo tanggap, ha? Kundi yung kapwa natin lingkod, kapwa natin katoliko, yan ang hindi tumatanggap sa atin. Pero siyempre, tayong mga nandito dito, mga makasalanan, na sa proseso na ginagawa at gagawin sa atin ni Jesus, doon mangyayari ang pagbabago. Doon mangyayari yung pag-iiwan natin ng kusa. Ano? Ano bang buhay meron kayo nang tinawag kayo ni Jesus? Hindi tayo tinawag dahil mabait na tayo, ha? Hindi tayo tinawag. Kasi yung mga mababait, dapat nasa langit na yan. So, ibig sabihin, nandito pa tayo kasi may kasalanan pa tayo. Pag may nawala na sa tabi ninyo mamayang gabi, ibig sabihin, bumait na yan. Hindi sana, wow, sana ako, no? Oh, eh, ayaw pa. Ayaw pang alisin yung galit, ayaw pang alisin yung pagkikipag-away, ayaw pang alisin yung pangungupit, ayaw pang alisin yung pangdaraya. Pero, ulitin ko, no? Yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay pinapaalala. Ang simbahan ay tahanan na punong-puno ng pagmamahal ng Diyos. Eh, hindi lang tayo basta may simbahan. Ang ganda naman ng chapel, ang ganda ng altar natin. Ang ganda ng bulaklak, ang ganda ng mga, may sayaw pa tayo, ng mga baliw dito. Ang ganda-ganda. Masaya-masaya rin. Hindi lang tayo doon para doon, no? Unang-una, sana po, no? Unang-una, ang nais na iparamdam sa atin, meron tayong simbahan na nagmamahal sa atin, meron tayong simbahan na hindi humuhusga sa kung ano tayo o kung sino tayo maging ang ating nakalipas. Kasi ang mas tinitingnan ni Jesus ay kung ano ang ating magiging kinabukasan. Pero sana tayo mismo matauhan, tayo mismo ma-realize natin na meron ding dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng pag-iisa, kung bakit tayo nakakaranas ng rejection, bakit tayo nakakaranas ng panghusga. Yan ay upang mas madama natin ang presensya ng Diyos. Sa tulong ng mahal na Birhen ng Solidad, kasama natin siya. At tinutulungan niya tayo na mas mapalapit kay Kristo. Nakita ni Jesus si Mateo, ang bawat isa sa atin dito, nakita rin niya. Matang sinabi lang ni Jesus, sumunod ka sa akin. Nasa sa inyo po, nasa atin, kung gagayahin ba natin si Mateo na susunod sa kanya at unti-unti aalisin ang mga dapat na alisin sa pagkatao natin. Amen? Magsitayo po lahat at ating idulog ngayon sa Panginoon. Sa tulong ng mahal na Birhen ng Solidad at ating pong mga panalangin at kahilingan, ang ating itutugon sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad
Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Berhenang Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanan. Taimtim tayong manalangin, sabihin natin. Sa pamamagitan ng mahal na Berhenang Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, itinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhenang Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan ng bumubuo nito. Gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katoliko. Sa bawat sulok ng mundo, gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas balat sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat na ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhenang Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhenang Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangin naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhenang Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Itinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantipalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhenang Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya't itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhenang Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Tulugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngala ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Thank you.
Magsi kayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkabinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa aking kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha, kaming iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwan ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat niya siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gulitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asang dalilang pagiging handa para sa pagbabalik niya ang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Iyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mapo muna po sandali. Nais ko lang pong parating ang taus-pusong pasasalamat sa Intramuros Administration sa pamumuno po ni na Attorney Joanne Padilla at Mr. Rancho Arcilia, ganun din ang mga security and staff of Fort Santiago. Maraming maraming salamat po. Sunidot lang po. At salamat po sa, ano ba tawag natin? Pastoral Coordinating Council. Yan, sa pamuno po ni Mr. Joby Flor. Yan. At yung mga ministries and organization, maraming maraming salamat po. Robin Joy, sino ba ba? Ang mga namuno para sa pag-aasikaso. Salamat po, no, sa napagandang venue natin. At least umulan na. No, inihintay ko lang tumalsik yung tubig dito, no. Pero salamat, ito yung unang pagkakataon natin na makapagdaos ng misa dito, no. So tingnan natin kung sa susunod sa Luneta naman tayo, no. Hindi shoes. Okay. So salamat din po sa mga bisita natin, yung mga hindi po taga parokya ng Soledad, maraming salamat po sa pakikisa ninyo sa banal na misang ito, no. At siyempre yung mga parish organization and ministries natin na katuwang natin ngayon para mas maging makabuluhan ang ating pong unang araw ng nobenaryo. Unang araw pa lang to, ha. So siyam na araw kayong sasayaw na ganyan, ha. So unang araw, kaya patuloy natin pasalamatan ng Panginoon sa biyayang ito na ipinagkakaloob sa atin kasama at sa tulong ng mahal na birhen ng Soledad. May nakalimutan ba ako? Ganun. So pagkatapos po ng final hymn, kung okay lang po sa inyo, magkaroon tayo ng group picture dito na lang po para magtutulakan tayo sa ilog pagkatapos yung tatalon. Para lang souvenir po, no? At sana malagay sa album at ma-print yung album. No, yung hanggang ngayon nahanap kong album. So, mailagay sana para babalikan natin. Kasi 14 years tayo ngayon. At least pagdating ng 50 years, makita natin sino na ang wala na sa mundong ito. Yeah. At least kasama kayo dito, no, sa umaga historical event natin dito, no. Ha? Kandila. Ay, may after po naman ng pinakagawain natin, ay magproposition po tayo yung translation natin mula dito sa Fort Santiago papunta sa ating parokya. So may kandila pong available dyan. Hindi po yan libre, no? Bili lang kayo doon. Meron pong yung mga scholars natin nandiyan dyan po, no? Sino pa ba? Okay na? Okay. So salamat po, no? At pinasaya niyo po ang ating pagdiriwang sa unang araw ng Bimbenaryo sa pamamagitan po ng inyong mga presensya. No, kahit yung mga kagawad natin, mga barangay officials natin na involved dito, yung mga kapulisan na mamaya mag-a-assist sa atin, maraming maraming salamat po. Okay. So bukas, ang magbimisa sa ikalawang araw ay si... Ano ba? Father? Ah, Father... Yeah. Father Jay Johnson, Father Johnson, no, taga Caloocan ang magmimisa sa atin bukas. Sige po, magsitayo na ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Señor, nuestro Dios, 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 n
panoramic nyo na lang, panoramic para kuha lahat. Okay na yung panoramic nyo na, yung camera yung panoramic. Pasulit po, lahat po tayo, tutana po tayo dito. Lahat po, mga guest po ng 10 na sa ibang parish po, invited po tayo sa group picture. After yung group picture, i-minister po tayo. Para tumama. Mapangilayos po.